Sumamba sa ating Panginoon sa pakikinig ng salita ng Diyos at walang suliranin at walang unos na pipigil sa atin para ating masamba ang ating Diyos na buhay. At tayo panandalian mo ng manalangin sa ating buhay na Diyos. Heavenly Father, we praise you today, Lord God, for this beautiful day of worship, O God. Binigyan mo kami ng pagkakataon na magkaroon po, Panginoon, ng oras para ikay masamba at mapuri. At sa oras na ito ay mapuri ka namin sa pakinig ng inyong mga buhay na salita. Panginoon, kumilos ka, Panginoon, sa aming mga tahanan at nawa ay hindi lang po ang mga kapatiran ang makikinig at kakain ng inyong salita, Panginoon, kundi pati na ang aming mga kamag-anak, mga kapitbahay, O Diyos, ay makiisa, Panginoon, sa pagbubulay-bulay at pakikinig at pagtanggap ng inyong buhay na salita. Lord, gamitin mo ang inyong lingkod at ikaw po ang aming pong inaasahan. Alam namin kikilos po ang banal na Espiritu dahil ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na buhay. Ito po ang aming samot dalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. And all God's people say Amen. Today, mga kapatid, I prepared a message, The Sure Anchors in the Middle of a Storm. Ito po ay mga angkla na sigurado na kailangan natin upang pag tayo'y pumalaod sa pagsusubok at bagyo, ay tayo po ay tatagal at magtatagumpay. Ito po ay hango po sa Kawikaan or sa Book of Acts 27:13-44. At ito pong title natin ay hinango ko po sa Book of Acts 27:29, na kung saan ay apat na angkor o angkla ang ibinaba ng daong. At ito po, mga kapatid, Paul was sent as a prisoner on board this ship bound for Rome. Patungo po sa Roma ang barkong ito at they were wrecked in Melita. Sila po ay nasira dun sa lugar na ang tawag ay Melita. Their trip was ill-advised, mga kapatid. Hindi po maganda ang timing ng kanilang pagbiyahe at it happened just before the winter storms increased and sailing became difficult. Ito po ay ginawa nilang biyahe sa panahon na napaka-delikado at mapanganib. At Paul was sent to Rome at the worst time of the year for sailing. Ito po sa paglalayag para sa mga taong bumabiyahe, ito po ang panahon na napakapanganib at ang sabi nga, this is the worst time of the year for sailing. Now, ang tanong ko po sa umaga ding ito, what are your anchors for the storms of our lives today? Meron ba kayong angkla na handa para ating maharap ang pagsusubok na ito? What do you have within you? Ano ba ang meron ka to stabilize the ship of life through winds of doubt? Ang hangin ng duda ay dumarating sa atin. Ang kalungkutan, ang kalumbayan, ang masaklap na alon ng dagat at ang tukso at ang jagged rocks of challenge ay humahamon sa ating lahat. Ang sabi nga po nila, it's what happens to us in the storm, not in the calm or quiet of life's port that tests what we believe in. Hindi po sa kapayapaan
ng paligid, na susubukan ang tibay ng pananampalataya ng bawat isa kung tayo ay susuong sa matinding pagsusubok sa gitna ng bagyo. Now, meron pong gamit ang angkla. No? Anchors are a source of security and stability. Ang mga angkla o sinipete sa Tagalog ay para sa kaligtasan at katatagan ng sasakyang pandagat. Function as a brake. Ito po ay nagsisilbing para hindi umandar at di po mapadpad o hindi sumadsad yung daong o yung tinatawag na sasakyang pandagat, thereby securing the vessel in place. Now, what are the four anchors of Paul as stated in the book of Acts 27:29? Ano ba yung apat na anchor na kailangan po nating meron sa ating buhay para tayo magtagumpay sa susuungin nating bagyo na ito na dumating na sa ating lugar? Una po ay yung anchor of trust. Yung tinatawag na angkla ng pagtitiwala. Ito po ay hango sa awit 32:10 na nagsasabi, "Many sorrows shall be to the wicked, but he trusted in the Lord, mercy shall compass him about." Kung tayo raw nagtitiwala sa Diyos, ang awa ng Diyos ay papalibot sa ating lahat. So, kung tayo po ay may angkla ng tiwala sa Panginoon, tayo po ay nasa magandang kalagayan. Hindi po maaanod basta-basta ang ating sinasakyang pandagat at ang daong ay hindi sasadsad. Ikalawa, anchor of hope o yung angkla ng pag-asa. Sabi po sa Psalm 39:7, "And now Lord, what wait I for? My hope is in Thee." Ano pa, Panginoon, ang aking hinahantay? Ang aking pag-asa ay sa iyo. Now, in Colossians 1:27 ay sinabi naman kung sino itong pag-asang ito, which is Christ in you, the hope of glory. So, napaka-importante, akin na po naibigay sa inyo yung dalawang anchor o dalawang angkla. Una ay angkla ng pagtitiwala, ikalawa yung angkla ng pag-asa, at yung ikatatlo ay ang angkla ng purpose o angkla ng layunin. The anchor of purpose in Deuteronomy 8:19, sinabi po rito, "And thou say in thine heart, my power and might hath gotten me this wealth." Sinasabi mo sa iyong sarili na yung lakas at talino mo ang siyang nagbigay sa iyo ng kayamanan. Pero kung ating tutunghayan yung susunod na versikulo, verse 18 of Deuteronomy 8, "Remember the Lord thy God, for it is He that giveth power to get wealth." So sino po tayo na pwede magmalaki sa Panginoon na sinasabi natin na kung wala ang Diyos, eh kaya natin magkumita, kaya nating yumaman, kaya nating maghanap buhay. Pero dito ay pinapakita ng Diyos, dahil po sa layunin ng Panginoon, kaya nasa Diyos kung tayo'y bibigyan niya ng kapangyarihan na kumuha ng kita at ng sweldo at ng hanap buhay. So, napaka-importante na makita ng tao na ang salapi ay hindi po sing importante ng Diyos. Dahil yung pinanggagalingan ng mga bagay na ito, material na bagay, sa Diyos pala galing. So, hindi natin pwedeng iparehas yung material sa Diyos. Kasi yun po ang isang daya ng pera na tinatawag, na kung saan sinasabi ng pera na siya ay sinhalaga ng Diyos. Samantalang dito sa versikulong ito, pinapakita yung tinatawag na angkla ng purpose o angkla ng layunin ng tao, ay higit pa talagang mas importante yung pinanggagalingan ng yaman kesa yung kayamanan. At dito po sa susunod, mga kaibigan, na pang-apat po, no? Apat kasi ang angkla na pinag-usapan natin ngayon, the anchor of fellowship. As found in the book of John 17:21, dito po sa Juan 17:21, basahin ko sa English, no? "And they all be one," that they all be one, na sila'y magsama-sama, "as thou, Father, art in me,
and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Now, dito po mga kaibigan, yung anchor ng fellowship o yung angkla ng pagsama-sama ay napaka-importante, kasi dito mo makikita na nung bumabiyahe po si Pablo, makikita mo na, makikita natin dito na siya ay hindi nag-iisa. At dito po sa ating binasa sa Juan 17:21, sa marami pong mga mananampalataya, at dahil po meron silang pananampalataya na hindi naman talaga biblical, ay naakala nila na si Jesus dito at ang Ama ay magkahiwalay. Dalawa sila, no? Distinct and separate. Kung titingnan natin, ang hiwalay dito ay ang kanilang office o yung kanilang gawain. Pero iisa lang po ito. In fact, yung sinasabi mga kaibigan dito na Father art in me at I in thee, ay iisa lang po sila. Kasi mga kaibigan, kung babalikan po natin yung batayan ng pananampalataya sa Diyos, ay ang sabi po sa Deuteronomio 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God is one, ikad. Isa lang po yung numerical one. Pero kung ating pong papag-aralan, kung meron pong salitang Grego o salitang Hebreo na shalosh, para sabihin na sila'y tatlo, o dili kaya ay yung tatlo ay 3-in-1, or wala kang makikita sa Biblia na ang batayan ng pagkakilala sa Diyos na tunay ay ginamitan ng numero 3 or shalosh. So, maliwanag mga kapatid, yung kasama dito ni Pablo ay kasama niya si Kristo at kasama niya yung nagpadala kay Kristo na Ama ang tawag. Now, the Lord sent Jesus, at si Jesus mga kapatid ay human being, pero bago po siya naging tao, siya po ay nag-iisang Diyos na buhay. So, God is not a God of confusion, at huwag tayong maguguluhan dahil ang Diyos natin, hindi siya nagtuturo ng kaguluhan sa mga tao, kundi pananalig sa Kanya. Now, there was a Nazareo or a Nazarite in the Old Testament named Samson. Now, ito po mga kapatid ay akin pong naisip dahil dito po sa ikikwento ko sa inyo, ito pong si Samson ay ginamit po, gustong gamitin ng Diyos para ang kanyang gawain ay maligtas niya ang kanyang bayan. At siya po ay biniyayaan ng Diyos ng napakatinding kaloob. At siya po ay napakatawag dito, ang kanyang ang pagkatao niya ay he's like a superman. He has a super yung kanyang kalakasan na hindi po normal. At yet, he was physically strong but spiritually a weakling. Siya po ay napakahina pagdating sa spiritual na mga bagay. Samson was bound by a vow of consecration, at siya po ay nakatali sa panata ng pagtatalaga at to serve God at for a specific period of time, in some cases for life. Yung iba mga kapatid na Nazarite, Nazareo, kumbaga sa Tagalog, sila po ay pwede maglingkod at a particular time, ay yun po ay merong time limit. Pero meron din po for life na po. Ito po si Samson ay dito sa number 6, 8, number 6, 1 to 8. Dito po natin makita yung mga requirements of being a Nazirite. At of course, you are forbidden to drink wine. Si Samson bilang isang Nazirite ay in verse 3 and 4 of number 6 ay pinagbabawalan po na uminom ng nakakalasing na mga inumin. Pangalawa ay magpaputol ng kanyang buhok for length of the vow, verse 5, and no contact with corpse. Hindi siya pwedeng lumapit sa bangkay ng hayop man o ng tao, verse 6 and 7 of Numbers 6. So, kung tatanungin niyo ako, Pastor, bakit no napasok ngayon dito si Samson, dahil makikita rin natin dito na hindi lang kasi si Samson ang Nazarite. In fact, si Paul, na ating pong pinag-usapan kanina pa,
eh, siya po ay isang Nazirite, and these are outward signs serve as a public testimony of his dedication to God. Ito po ang mga requirements para mapakita na ito po ay patotoo na siya po ay maglilingkod at lingkod ng Diyos. There are also other Nazirites in the Bible, not just Samson. At dito po si Samuel, found in 1 Samuel 1:4-11. Doon natin makikita na siya po isang Nazirite. Si John the Baptist in Luke 1:15, is it? Ay isa rin pong Nazirite. Paul, kung inyo pong babasahin sa Book of Acts 18:18, siya po ay Nazirite pero has a temporary vow. May pansamantala lang po siyang panata sa Panginoon sa pagiging Nazareo. So, ibig ko sabihin, kaya ko po sinishare sa inyo mga kapatid yung problema, yung taong si Samson, bakit siya naisama dito sa usapan. Kasi mga kapatid, wala po siyang angkla ng tiwala sa Panginoon. Wala pong angkla itong taong si Samson ng layunin o angkla ng tinatawag na pagsama-sama. Kasi makita natin dito na ang dami niya pong pagkakamali, at mamayang konti mapapansin niyo, parang siguro ang reaction niyo, parang sasabihin niyo, sinasadya niya. What are the errors of Samson? Ay, dito po mga kapatid, tatlong bagay na napansin ko rito kay Samson. Number one, he found himself beside a dead carcass. In Judges 14:8-9, ito pong si Samson po ay nakita niya ang kanyang sarili na lumapit po sa leon na patay, at kinuha niya yung honey o yung pulot dun sa tiyan ng bangkay ng leon, no? At kinain niya to at nag-uwi pa siya. At nung nag-uwi siya ng honey, ay hindi niya pinaalam sa kanyang magulang na dun nang galing sa hindi magandang lugar na mahigpit na pinagpabawal po ng Book of Number 6 yung paglapit ng isang Nazareo sa corpse o sa patay. Eh, nakita niya pa yung sarili niya na napalapit sa ganun. So, that's error number one. Now, error number two, he found himself in a vineyard. Mahigpit pong binagpagbabawal po sa mga Nazareo ang pag-inom ng alak. At katakataka pero totoo, eh kumbaga nasa gitna siya ng ubasan. At hindi po malayo doon yung mga paggawa ng mga inumin na pwede niya ikalasing. So instead na siya lalayo doon sa lugar ng kasalanan, ito ang isang pinunasan ng Diyos, pinayayaan ng Panginoon, eh ini-expose niya yung kanyang sarili sa siguradong pagkakasala. At in the Book of Judges 14:5, ito pong si Samson, kung inyo pong tatanungin, ay isang tao na napakalakas, no? Gumamit po ng panga ng asno para pumaslang ng higit kumulang 1,000 katao. Hindi po siya ordinaryong tao, he's a super, we can say that he's a superman na napaka superhuman ng kanyang kalakasan, no? At meron pang isang beses na nung siya ay napapunta sa isang lugar na kung saan meron pong gustong umambos sa kanya at siya'y patayin. Siya po, mga kaibigan, ay tumakas dun sa lugar na yon, binitbit yung gate, at pati yung poste ng gate, binitbit niya, paakyat sa isang hill patungo sa Hebron. Kita nyo, hindi po aabutin ng kalahating araw para bumiyahe pa lang. Eh, hindi lang siya bumiyahe, paakyat ng bundok. Dala-dala niya pa itong gate and post of the place where he was supposed to be ambushed. So makikita natin, hindi po ubiro itong lakas ng taong ito. Ngunit ang problema sa kanya, hindi niya ginagamit sa tama, no? Merong binigay ang Diyos sa kanyang galing at lakas, mali naman ang kanyang paggamit dito. Ikatatlo, nakita niya ang kanyang sarili sa kandungan ng isang babae.
At ito po ay maliwanag na pinag hindi tama, ano? At ang problema dahil doon, dahil kay Delilah na binobola rin siya, siya po ay napilitang ibigay yung sekreto na kung saan bakit siya may ganung kalakas na pangangatawan. Yung tinatawag na kalakasan niya, saan ito nanggagaling? At hindi po nagtagal, ay kanya rin po itong binulgar at ipinaalam sa kaaway. Hindi niya kasi alam na itong babaeng ito si Delilah, hindi naman pala siya mahal. At dito po niya sinabi na sa kanyang buhok. Kaya itong buhok niya hindi ito napuputol, doon nanggagaling yung kanyang iba, yung kalakasan na nanggaling sa Panginoon. So in the book of Judges 16:19 ay dito natin nakita at in verse 17 he told the secret of the source of his strength. At dito po ay nakakalungkot, ano, dito na po natin nakita yung pabagsak na buhay na ni Samson na malayo sa plano ng Diyos sa kanyang buhay. Magtatanong nga tayo, bakit parang sinasadya yata ni Samson na instead na sumunod, sinabi naman ng Diyos yung dapat niyang gawin, bakit kabaliktaran yung ginagawa niya? Para bagang pinangatawanan niya yung kamalian niya, no? Pero kung atin pong titingnan ng malalim-lalim ito, mapapansin natin, Samson was indeed blinded. He was blinded by his disobedience. Now, how can you be, say, trusting God if you are disobedient? Pwede mo ba sabihin na ikaw ay nagtitiwala pa sa Panginoon kung ikaw hindi ka naman nasunod? Or tapat ka sa Diyos pero hindi ka naman tumutupad sa kanyang mga utos? Yung po ang ginawa ni Samson. Kaya sa pakiwari ng marami, parang nananadya siya. Binigyan ka na nga ng biyaya ng Diyos, bakit ganyan ang ginagawa mo sa buhay mo? He was not aware even that he was blind. Hindi niya alam. Kaya marami ng tao nagsasabi, parang nananadya. Pero ang taong bulag, hindi niya alam na siya'y bulag. At yan po ang nangyari kay Samson. Akala niya ayos pa rin ang kanyang ginagawa. Sabi nga ng kawikaan, there is a way that seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. At dito po ay makita natin nung matapos pong maputulan siya ng buhok at siya'y naging isang ordinaryong tao lang at nanumbalik yung kanyang lakas na isang parang ordinaryong tao, doon na po siya ay literal na binulag po ng Pilisteo, ng kalaban. Dito po nakita natin na siya po ay inabuso, siya po ay in the book of Judges 16:21, they put out his eyes. Tunay nga na kung siya ay dati ay symbolically blind, ngayon talaga literal po na siya ay nabulag, binulag po siya ng kaaway. Samson was reduced to a humiliated slave. Siya po dapat ay ginagamit ng Diyos. Siya po ay kinasihan ng Diyos. Pero ito, naging kahihiyan. At siya po ay naging parang alipin at gumagawa ng trabaho ng babae at ng mga hayop sa pag-giik, doon sa giikan. Siya na po ang pinalit doon. Bulag, isang taong ordinaryo na lang na hindi na nantaglay-taglay yung kanyang superhuman strength ay naparusahan po ng kaaway. Samson is a study of contrast. Si Samson po ay sa pag-aaral po sa Bible school, ito po ay binibilang na pag-aaral sa pagkakaiba, no? Meaning to say, exemplifies those who, though greatly endowed by God, failed to use gifts for God's greatest glory. Maghihinayang tayo sa ganitong uri ng tao na hindi mo naman masabi na nagkulang ang Diyos. Dahil sapat nga at higit pa sa sapat ang tulong at nang binigay sa kanyang kaloob, ngunit kanya pong winaldas at sinayang po ang pagkakataon. Now here, ating po makita na hindi po siya naging mabuting katiwala ng ating Panginoon. He is a poor steward of what God gave to him, who is therefore responsible for his downfall. Yung po ang tanong natin, sino po kaya ang masisisi natin sa nangyaring malungkot na kabanata sa buhay niya? O kundi si Sherin naman ang gumawa nun, si Samson din. No?
How about Paul? Si Pablo, mga kapatid, na ayon po sa Book of Acts 18:18, siya po ay isang Nazirite, though at gave a temporary vow to the Lord. Makikita natin, mga kaibigan, dito sa aklat ng ikalawang Korinto 11:23-28, yung kanyang ginawa, no? Yung kanyang ginawa na paglilingkod sa Diyos. At dito po makita natin as I read from verse 23. Ito po ang sabi niya, 2 Corinthians 11:23-28. Limang verses lang po ito. At dito niyo makikilala yung resume ni Pablo. Dito niyo makikilala kung anong klaseng manggagawa si Pablo. Ito po ang sabi. Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more. Sino po nagsasalita si Pablo? Parang nangyayabang. Parang sinasabi niya na higit siya kaysa sa ibang mga manggagawa. Kasi ang inihantulad ni Pablo ang kanyang sarili rito sa mga bulaang mga ministro, sa mga kunwaring mga teacher ng salita ng Diyos. Kaya sinabi niya, kung inyong pakikinggan ang aking ginawa sa Panginoon, ay maniniwala kayo na hindi ako nagyayabang. Kundi sinasabi ko lang ng totoo ang ginawa ng Diyos sa aking buhay. Ginamit niya ako at ako naman naging tapat na sumunod sa kanya. In labors more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, palaging nakukulong, in death palaging malapit sa kamatayan. Verse 24, of the Jews 5 times received I 40 stripes save one. May latay po siya ng pagpapahirap. Thrice was I beaten with rods. Once I was stoned, thrice I suffered shipwreck. At kanina, dun sa ating binasa sa Book of Acts, isa po yan sa mga maraming kabanata sa buhay niya na siya ay sumatsad, siya ay lumubog yung kanyang sinasakyan na sasakyan dagat, pero hindi po siya napano. A night and a day I have been in the deep. In journeys, verse 26, in journeys often, and in perils of water, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness. Naku, ang daming ito, pagsusubok to, ang daming bagyo ito. In perils in the sea, in perils among false brethren. O merong mga nagkukunwaring mga kapatiran pa pala rito. Verse 27, second to the last, no? In weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, sounds familiar? In fastings often, in cold and nakedness. And last verse 28, because those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all churches. Napaka ibang-iba ang nangyari kay Pablo kaysa kay Samson, na pareho sila na may Nazireo. Pareho silang lingkod ng ating Panginoon. Pero napakaganda ng ginawa nitong si Pablo. Anong kaibahan ni Samson at ni Pablo? Eh malaki. At sabi nga ni Pablo rito in 1 Corinthians 11:1, tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Imitate me as I imitate Christ. Ay kasi siya ay nakasunod sa Panginoon. He was consistent trusting the Lord. Trusting the Lord, that's anchor number one, remember? Nung siya po ay bumiyahe patungong Sipro, patungong Roma, napaka panganib po. Pero anong nangyari? Sumunod pa rin siya dahil siya ay nagtitiwala sa Diyos. Alam niya na sa dami niya ng mga pagsusubok, tulad ng sinabi niya sa ikalawang Korinto kanina, yung kanyang resume, na kung saan siya ay naglilingkod sa Lord, never naman siyang pinabayaan ng Panginoon. At siya ay patuloy na nagtiwala sa Diyos. So, there is the anchor of trust na, kumbaga, kung sa barko o sa daong, hindi basta kahit saan dalhin ng bagyo yung daong, kasi meron po siyang angkla, yung angkla ng pagtitiwala sa Panginoon. Siya nga pala, magtataka kayo, ang alam natin sa mga bangka at alam natin sa mga daong, pinakamaraming dalawang angkor. Pero bakit?
dito sa bangka or daong nila Pablo ay tila ang dami. Now, malaki po kasi itong daong na to. This, itong pandagat na sasakyan ni Pablo na ginamit patungo sa Cipro, patungo sa Roma, ay lubhang malaki. At ito'y katulad ng modern day na actually ginagamit pa sa ating panahon ang ganitong uri ng angkla, no? Na apat sa isang barko. Usually sa mga icebreaker, yung mga barko na pumapasok, mga kapatid, dun sa mga may yelo, like Antarctica or Greenland, kadalasan ang bit-bit nilang mga angkla ng kanilang mga sasakyan pandaga, apat. Pareho po dito sa ginamit ni Pablo. At siya nga pala, ang pinanggalingan po ng angkla, ang talagang unang gumamit ng mga Greeks, mga Grego. At ginagamit nila primarily the anchor when in danger. At ito po'y binababa nila. At ang term ng pamamaraan ng pagbaba ng angkla ng barko ay kailangan tumama po yung angkla sa surface ng lupa ng dagat. Kasi para kay kapag naglag ng angkla kung ito'y nakalutang lang, no? So the real issue, para lang talaga hindi madala ng alon at kung saan-saan na lang dalhin yung barko kung wala siyang angkla, no? At yung angkla, sabi nga ng mga eksperto, ay isa required equipment on a boat, no? Anchors are required full contact with seabed so as not to defeat the purpose of dropping it in the first place. So the anchor of trust ay maliwanag, no? Makita natin ito yung natupad ni Pablo. At yung anchor of hope, doon po sa verse, mga kapatid, sa kwentong ito, na nung sila po ay pumapalaot na, itong si Pablo, mga kaibigan, ay nagbigay po ng ulat na yung mga kasama niya, bagamat natatakot na dahil nga yung kanilang biyahe ay talagang halos yung mga eksperto na mga shipmates doon, na sanay na sa biyahe, pati sila natatakot, ay lubhang nag-aalala na. At ito isang tao, si Pablo, natatandaan nyo, si Pablo kasama dun sa biyahe ay isang bilanggo, no? Bilanggo po ang kalagayan niya dyan. At siya po ay patungo sa Cipro, sa Rome, para kausapin si Cesar. At dun sa ano na yon, ay meron na pong nakausap si Pablo sa kanyang panaginip na anghel ng Lord na nagsasabi, huwag kayong mag-alala, maliligtas lahat ang mga nakasama rito sa biyaheng ito, maliban na yung sasakyan nila na pandaga. Ito'y masisira. So, siyempre, habang sinasabi niya to, hindi naiintindihan masyado ng nakakarinig kasi paano mo nalaman, saan mo nalaman yung balita na yan? Baka ito'y kakang-isip mo lang o dahil siguro nagising ka ng hindi maayos, kaya nagsasalita ka ng kung mga walang mga kakwenta-kwentang mga salita. Pero hindi nila alam, ito ay yung tinatawag na binigay na pag-asa ng Diyos. Hindi lang kay Pablo, kundi sa lahat po na nakasakay. See? At during that time, I can just imagine, a man of God speaking to experts, akin nakikita, mga kaibigan, no, kung tayo na mga manggagawa ng Lord na hindi naman marunong sa kalusugan ng tao at sasabihin natin sa kanila na ang Diyos ay magpapagaling, parang ganun ang kalagayan ni Pablo at kalagayan natin ngayon. Kasi parang sasabihin ng mga professional, wala ka namang kamuang-muang dito, ano yung sinasabi mong gagamutin ng Diyos yung mga tao? May pinanggagalingan tayo. Yung tiwala natin sa Diyos. Na alam natin, kung ang doktor, hindi na nila kaya gamutin ng isang sakit, ang Diyos na buhay natin, kayang-kaya pong pagalingin ang taong yan. At yan po ay sigurado po, at nakita na po natin kung paano po ang Diyos sa hanggang sa panahon ngayon ang papagaling pa rin. I can imagine na si Pablo, ganun din yung kanyang dilema. Yung mga pinakausap niya, mga marurunong sa dagat. Kaya sino siya para sabihin walang mamamatay, walang mapapahamak,
kumbaga konti na lang na lakas pa ng alon at hampas nung unos sa kanila, eh pwede na tumao, pwede nang sila lahat mapahamak. Pero ito ang isang tao na totoo naman palang kanyang sinasabi na merong siyang angkla ng pag-asa. His existence is needed. Dito po, hope based on God's revelation. So dahil po meron siyang galing sa Diyos na pahayag, ito po ay naging sapat na tawag ay pag-asa sa mga nakarinig. Oh, mga kapatid, kaibigan, sa panahon natin ngayon, napakakailangan ng tao ang salita ng Diyos para sila lahat magkaroon ng pag-asa. Kayo na mga mananampalataya na katulad ni Pablo, ang siyang makapagdadala ng ganyang uri ng pag-asa sa kanila. Hindi katulad ni Samson. Si Samson, sarili niya lang iniisip niya eh. Pero ang tunay na mananampalataya, tulad ni Pablo, meron pong angkla ng pag-asa. Ikatatlo, meron pa po rito yung angkla ng layunin. Yung existence po ni Pablo, importante. At kailangan po siya umabot dun sa Cipro o sa Roma dahil nga meron siyang unfinished business doon, meron siyang ministry, no? May gagawin pa siya, may kakausapin pa siyang tao ron. At kung siya ay mawawala o mamamatay sa biyahe o sa kanilang paglaot o sa paglalayag, hindi niya na magagampanan yung paggagawa ng Diyos sa kanya. Katulad naman kay Samson, naalala ko si Samson, meron pa siyang dakilang gagawin, ano? Kaya lang dahil sa kanyang magiging matigas ang ulo at suwail at pasaway sa harap ng Diyos, na offset at na kumbaga hindi niya nagawa yung dapat niyang gawin dahil yun nga nawala at siya ay nahuli ng kaaway. See? Yung dapat niya gagawin, hindi siya nagtagumpay, he is a dismal failure. Unlike Paul, na kahit maraming humarang, kahit na merong unos or mga problemang gustong pumigil sa kanyang gagawin, ay umabot naman po siya sa kanyang pupuntahan. Bakit kaya? Kasi meron siyang angkla ng tinatawag layunin. He has a purpose that was hinalaga ng Diyos na hindi po ito masisira ng kung anong sakit, ng kung anong pipigil sa layunin na yon, kundi ito'y matutuloy sa kalooban ng ating Panginoon. So nandoon po mga kaibigan ay at yung huli, yung anchor of fellowship. Ito po yung tinatawag na magandang bunga na sumama ka at sumama tayo dun sa tao ng Diyos, yung may katotohanan o yung nasa katotohanan. Kasi iba po yung may katotohanan sa nasa katotohanan. No? Maraming churches sa paligid may katotohanan. Pero ang kailangan yung puntahan at magkaroon ng tinatawag na angkla or anchor of fellowship ay yung nasa katotohanan. Eh, dito si Pablo, nasa katotohanan siya. Kilala niya ang Panginoong Jesus. Kilala niya na si Jesus is the express image of that one God. At kaya lahat ng sumama sa kanya, hindi niyo po alam, umaabot po ng 276 passengers. Meron po doon, meron pong panahon na gustong tumakas kasi kung di sila tatakas, baka mamatay sila, baka malunod sila, masisira na po yung kanilang sinasakyang barko. At ayaw na nila manatili, pero sabi ni Pablo, huwag kayong matakot. In other words, nandito itong si Pablo at wala po, pag-aralan nyo, basahin nyo yung kwento. Wala ni isang tao na lunod, walang isang tao na nagkasakit, o walang isang tao, mga kaibigan, na wala, kundi all of the 276 passengers, along with the man of God, Paul, was saved. Protektado ng Diyos, at nandoon yung pag-iingat ng Diyos, at nandoon ang kaligtasan ng Diyos na buhay. True to the end, hanggang sa dulo, Paul was able to weather the storm. Nakayanan niyang mapagwagian ang
unos na bumisita sa kanyang buhay. At dito makita natin na yung apat na angkla o apat na sinepete na anchor na tinatawag sa English ay napaka-importante sa atin. Kung atin pong i-apply itong apat na anchor na ito sa ating buhay, kailangan tayo lahat ay manatili na magtiwala sa Diyos. Sa panahon na tayo dumadaan sa unos na ito, ang unos na ating dinadaanan, hindi po simple. Ito po'y nakakahawa sa kalusugan ng bata at ng matanda. Lahat po, matanda, kahit na teenager, wala pong walang niniligtas itong sakit na to. Ang problema, mga kaibigan, ay kailangan po ang tiwala natin sa Panginoon sa panahon ngayon ay lalo pa pong lumalim. Kung tayo po ay naniniwala sa ginawang lockdown ng ating gobyerno, ay higit tayong magtiwala sa Diyos na nagtalaga dito sa mga leader natin, nagtalaga nitong lockdown. Kasi mga kaibigan, wala pong magagawa ang ating leader kung ating Diyos na buhay, hindi po tayo lahat tutulungan. Kaya napaka-importante na yung angkla ng tiwala sa Diyos ay nasa atin para sa panahon na tila tayo ay binabalibag ng mga pagsusubok, ng kagutuman, ng mga stukso, ay nariyan pa rin ang breaks kung saan hindi po mapapadpad at hindi po masasadsad ang ating pong sinasakyang daunan or daong. At ikalawa ay yung tinatawag na angkla ng pag-asa. Ang angkla po ng pag-asa, ang sabi po ng Biblia ay hindi po mawawala ang Diyos, because the Bible says, what wait I for? Kanino ako maghihintay samantalang ang aking pag-asa ay sa iyo? Sa panahon ngayon, napakabuti ng Diyos, binigyan tayo ng higit sa sapat na oras para tayo ay lalong lumapit sa Kanya. Sa oras ngayon, sa minsan tayo nalulungkot, tayo ay bigo, marami gutom, marami ay di alam kung ano ang mangyayari bukas, pero ang sabi ng Biblia ay Jesus Christ is the hope of glory. Siya pa rin po ang ating pag-asa, at huwag tayong mawawala ng pag-asa dahil ang Panginoon, hindi tayo pababayaan. Ang core of purpose, sa tingin nyo kaya, tapos na po ang ating gawain sa lupang ito. Di ba ang dami pa nating Biblia ang ibibigay sa ating mga kapitbahay? Marami pa tayong dadalhin na kaluluwa sa Panginoon. Yung mga nadala nating mga kaluluwa sa Panginoon, ay kailangan nating gawing mga alagad ito. Ay ang dami pa nating gagawin na maganda sa harap ng Panginoon. Sa aking paniniwala, ay bagamat tayo na abala, bagamat alam ko marami sa inyo naninibago, bagamat marami sa inyo tila gusto nyo sana bukas sa makalawa, sana nasa church na tayo lahat para yung tunay na feeling ng nag-worship, nagpe-fellowship naroon. Pero ito po ay pagkakataon para tayo matuto mag-adjust. No? Na kahit na merong ganitong mga unos, ay pwede pa rin natin gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Dahil merong layunin, merong pong purpose kung bakit tayo narito. Hindi para pahirapan o para hawaan ng sakit, kundi tayo ay maging ilaw at asin ng sanlibutan ito. At huli, the anchor of fellowship. Pansamantala lang po ito. Hindi po palagi ganito. Naniniwala ako sa ginawa ng gobyerno, sa tulong na rin ng mga dalubhasa, na tama po ang pagkakaroon ng social distancing, yung mga extreme lockdown, extreme quarantine, ay para na rin sa ating mga kabutihan, sa kabutihan ng ating bayan, para hindi na po kumalat ang sakit na ito. At ito po ay pansamantala lang. At kahit na may ganito, ay hindi naman tayo nagpapapigil at tayo po ay malaya pa rin mag-fellowship na bagamat sa ating mga individual na mga bahay. Kaya napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Huwag lang natin kalimutan na itong mga angkla na ito ay kailangang nakababa at magamit natin sa panahon na tayo ay sumusuong sa bagyo para yung ating daungan o yung ating daong na sinasakyan huwag po masira at huwag po ito maanod lang kung saan.
kundi ito'y nakapix at ito po ay nasa tamang posisyon lang. Ligtas at panandaliang nakatigil, pero pagka wala na po ang bagyo, atin na pong itataas ang mga angkor para tayo uli maglalayag, tayo muli ay papalaod. Tayo po'y lumapit sa ating Panginoon sa isang maikling pananalangin. Panginoong Hesukristo, sa araw na ito, Panginoon, nakita namin, O Diyos, ang bagyo na amin pong kinakaharap sa harapan. Pero, O Diyos, tinuruan mo kami na magkaroon po ng mga angkla, na sana lahat po magkaroon ng angkla ng pagtitiwala sa iyo. Na lahat po, Panginoon, may angkla, Panginoon, ng pag-asa, O Diyos, na ito'y lalilipas rin, Panginoon, sa lalong madaling panahon. Alam namin, Panginoon, na kung pagagalingin mo rin ang mga taong ito, Lord, pinapanalangin namin mga frontliners namin, O Diyos. Pinapanalangin namin mga doktor, Panginoon. Marami na po silang mga doktor na nakakasakit. Pero, O Diyos, nananalangin po kami na greater is He that is in us than He that is in the world. Wala pong unos na tatalo po sa inyong presensya. Amin pong inaangkin ang kagalingan ng aming kababayan, Panginoon, na aming bansa, Panginoong bansang Pilipinas, ay makakaahon, Panginoon, sa pagyong aming pong sinusuong sa oras ding ito. Gayun din, O Diyos, pinapanalain ko, Panginoon, na yung angkla, Panginoon, ng layunin ay manatili sa bawat isa. Ito pala'y panahon na kung saan pwede kami mag-encourage ang aming kapitbahay. Ang aming ipopost, Panginoon, ay mga post, Panginoon, na hahamon sa mga tao na lalong maging tapat at lalong maging buhay, Panginoon. Umaasa lang sa iyo, Panginoon. At ang mga tao, Panginoon, ma-inspire, Panginoon, sa amin pong isishare sa kanila dahil ikaw ay suma sa amin. Gayun din ang huli, ang angkla, Panginoon, na pagsama-sama, na kahit kami hiwalay, Panginoon, iisa lang po ang aming giwa, iisa lang po ang aming espiritu, O Diyos, ang espiritu mo, Lord God. Ang banal na espiritu mo sa amin nagbibigay, Panginoon, ng kapangyarihan para mapagwagian itong pansamantalang unos at bagyo na bumibisita sa lahat sa amin sa oras na ito. Maraming salamat, O Diyos, sa pangako mo, Panginoong, katagumpayan. Alam ko, Panginoon, gagawin mo ito, Panginoon, in your time. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe. Pagpalain mo lahat, Panginoon, ng nakarinig ng inyong mensahe, Panginoon. Sana, O Diyos, meron kami mga bisita na nakarinig ng mensaheng ito, kunin nila ang panahong ito, na ikay tanggapin nila, O Diyos, sila po'y magpasakop sa iyo, at gawin po nila ang Bible way of being saved. Acts 2:38. Magsisi sa kasalanan, magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo, at tumanggap ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Pagpalain tayo lahat ng Diyos na buhay. Ito po ang isamot dalangin, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng buhay magsabing, siya nawa. Amen.